What's up guys, this is Poy, welcome back sa channel. So ito na nga guys yung ating gaming review dito sa Poco X3 Pro. So malalaman natin yung performance nito sa iba't ibang games. At yung mga susubukan nating games is Asphalt 9, NBA 2K20, Genshin Impact, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Mobile Legends, at yung Wild Rift. Bago natin simulan yung paglalaro, quick specification muna sa phone na to. So meron tayong dalawang variant na available, 12,990 pesos yung 6128 at 15,990 pesos naman yung 8256 na storage. Meron itong 6.67 inches Full HD Plus IPS LCD dot display na may 1080p resolution, 120Hz refresh rate at 240Hz touch sampling rate. Equipped naman itong Poco X3 Pro ng Qualcomm Snapdragon 860 chipset at Adreno 640 na GPU. 6128 itong susubukan nating unit, so kung magkakaroon man ng lag sa ibang games, possible na mas smooth yung 8256 na variant. LPDDR4X na rin to at UFS 3.1. Bukod dito, meron pa itong 5160mAh battery na supported naman ng 33W fast charging. MIUI version naman itong Poco X3 Pro is 12.0.5. And then naka-dark mode na rin tayo, then naka-set naman yung kanyang refresh rate ng 120Hz. Sa battery naman, bago tayo magsimula maglaro, meron pa siyang 39 hours and 48 minutes remaining time at mag-start tayo ng 89% 2 PM. Ayan, and then for the AnTuTu benchmark naman, ang nakuha nating score is 484,465. Grabe, maka flagship level yung dating nitong Poco X3 Pro, no? Pero hindi ako based talaga sa numbers eh. Malay nyo, maganda nga yung graphics pero magkakaproblema naman tayo sa mismong gameplay. So yun ang susubukan natin. Meron na rin pala tayong thermal gun dito guys para ma-monitor natin yung pag-init ng phone na to kung sakaling meron siyang heating issue, no? So as of now guys, yung temperature natin dito sa studio, 35. Ayan. 35 degrees. Okay, and then kung susubukan natin dito sa phone, 38. So di pa tayo nag-start dito ah, 38 degrees. 37. Ayan. So every game guys, itetest natin kung ano yung magiging temperature niya. So mag-start na tayo sa Asphalt 9. Okay, so nakita nyo naman guys yung performance nitong Poco X3 Pro pagdating dito sa Asphalt 9. Wala tayong naging problema, sobrang smooth. Check naman natin guys yung temperature nito.
Alright, average siya ng 40 to 43 degrees. Okay, next game tayo. Alright, so dito naman sa NBA 2K20, kung titignan natin guys yung settings ito. So ito yung default settings niya pagdating dito sa Poco X3 Pro. Ayan, pero syempre, i-high pa natin to para max settings. Try na natin guys. Okay, so kung titignan natin dito sa NBA 2K20, wala akong naging problema. Sobrang smooth ng gameplay at maganda yung graphics. Smooth na smooth, sobrang crispy. Pero check pa natin guys, tapusin natin yung first quarter and then tignan natin kung magkakaproblema. Okay, so nakita nyo naman guys yung gameplay natin dito sa NBA 2K20. Sobrang smooth, graphics, sobrang crispy. All in all guys, smooth siya dito sa max settings. Check natin guys yung temperature nito. Okay, so pagdating naman sa Genshin Impact, kung pupuntahan natin guys yung settings nito, yung graphics niya, nakaset siya ng medium. Default niya guys is medium at yung performance load niya is nasa smooth pa rin. So possible na pwede pa natin siyang itaas, pero as of now guys, check muna natin yung performance nito sa medium settings. So nakita nyo naman guys yung gameplay natin dito sa Genshin Impact. So medium settings, performance load natin is smooth. Pero nakita nyo naman na minsan sa combat natin or habang lumilibot lang, nagkakaroon ng frame drops. So yun lang yung dapat nating tandaan dito. So kung gusto natin siyang malaro ng mas smooth pa, magsasacrifice tayo ng konti sa graphics. Pero overall guys, pagdating sa Genshin Impact, okay siya sa akin sa medium.
nakakapaglaro naman ako ng maayos. So check naman natin guys yung temperature nito. So hindi siya ganong uminit, hindi tulad ng NBA 2K20. Alright, so proceed na tayo sa next game. Alright, so para dito naman sa COD Mobile, yung titignan natin guys yung settings nito. So pwede natin siyang iset ng very high and then yung frame rate natin guys is max. So max settings tayo dito sa COD Mobile. So check natin guys kung ano naman yung performance nito sa Battle Royale game. Alright, let's go! Alright, so as of now, wala pa rin ako nakikitang problema, walang frame drops, walang lag dito sa Poco X3 Pro, no, pagdating dito sa COD Mobile. Pero check pa natin guys, patagalin natin ng konti and let's see kung magkakaproblema sa gameplay. Alright, so pagdating dito sa Call of Duty Mobile, wala akong naging problema sa pinaka-max settings nito. Playable, super playable siya, ang smooth, wala akong naging problem, hindi siya naglalag. Wala akong nakitang frame drops no, sa kalagitnaan ng game. So overall guys, okay na okay siya dito sa COD Mobile. So check naman natin guys yung temperature nito. As you can see guys, pinaka-peak niya ay ayan o, tumaas pa 48.5 degrees. So next game tayo guys, check naman natin yung PUBG Mobile. Okay, so dito naman sa PUBG Mobile, kung titignan natin guys yung settings nito, pwede natin siyang i-max hanggang Ultra HD for the graphics and then frame rate natin nasa Ultra pa din. Ayan, so pinaka-max na yun guys and then kung gusto naman natin ng mas smooth na gameplay, syempre bababa natin ng HDR and then sa frame rate naman, lalagay natin siya sa extreme. And there you go. Check natin guys. Okay, so pagdating naman dito sa PUBG Mobile, walang problema. Very smooth. And then sa graphics, what do you expect? Naka Ultra HD. So talagang maganda yung makikita natin dito. Pero check pa natin guys, patagalin natin ng konti, baka magka-problem. Grabe oh, sobrang ganda ng ano. Water reflection. Thank you.
Alright, pagdating naman sa PUBG Mobile, wala akong naging problema. Nakita nyo naman din kanina guys na super smooth siya, ang ganda ng graphics. Talagang masusulit natin yung PUBG Mobile dito sa Poco X3 Pro. Check naman natin guys yung temperature niya. Ayan, 46, 47, 45. So nasa 46 to 47 guys. Okay, next natin guys, Mobile Legends. Alright, so pagdating naman dito sa Mobile Legends, as you can see, yung graphics natin nasa Ultra, you know. Then naka high frame rate mode na din, and yung outline naka on, shadow, yan. So anong expect natin guys, ganong ka-powerful na chipset, syempre kayang-kaya na to. Let's see sa mga clash, no, kung merong magkakaroon ng problema or maglalag. Alright, so as you can see sa Mobile Legends, wala tayong naging problema. Sobrang smooth, kahit na may mga clash tayo, okay pa rin. Smooth pa din, wala tayong lag na nakita. Okay, so last game natin guys, yung Wild Rift. Let's go! Okay, so para dito naman sa Wild Rift, frame rate natin guys, pwede siya hanggang 60. And then graphics natin hanggang ultra, and then naka-max na lahat. Ayan. Alright, so check na natin guys. And let's see kung kumusta yung performance nito sa Wild Rift. Alright, so as you can see guys, graphics sa Wild Rift, sobrang ganda. Ayan o, kitang-kita naman. So check na lang natin guys kung magkaka-problem sa gitna ng game. Alright, let's go! Alright, so hindi ko natatapos yung game kasi alam ko na yung magiging resulta nito. Talo. Defeat na naman. So check na lang natin guys yung temperature nito. 45, 47, 44. Ayan guys. So yun yung performance nitong Wild Rift dito sa Poco
X3 Pro. So, smooth naman siya guys, kahit na naka-max settings, kahit na naka-ultra siya, okay na okay pa din, no? Okay, so meron pa tayong 16 hours and 5 minutes remaining time nung nalaro na natin lahat ng games na yon. At tatapos tayo sa 36% na battery at 5:13 PM. Ayan, so yun lahat ng mga nalaro natin guys. At sana nag-enjoy kayo at nakatulong itong video na to. Nag-aanap kayo ng gaming review about dito sa Poco X3 Pro. At malaking tulong din siguro yung pag-monitor natin ng pag-init sa phone na to, no? So comment down below kung gusto mo pa ng mga ganitong klaseng content, alright? Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng chill gaming review, pinapayo ko na sa iyo kaibigan, mag-subscribe sa channel na to. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, comment, at yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Again, this is Poy unboxing anything just for you. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nice soup!